Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Kasama natin si Cheska Roa, isang ophthalmologist at nag-guest sa atin. Kamusta, Cheska? Good morning, Doc Willie. Magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood at nakikinig sa amin. Alam kong napakagaling kang ophthalmologist at yung mga kababayan natin lagi naghahanap ng libreng payo. Opo. Mula sa magaling na doctor. Maraming may mga infection sa mata, sore eyes, tsaka infection sa talukap ng mata, tawag namin ay cellulitis, preseptal cellulitis, at paminsan nagsispread pa to sa loob ng mata, no? And, ano tong preseptal cellulitis? Oo. Saan parts ang yun? Ang infection niyan, Doc Willie, ay nasa talukap. Pwede sa taas, dito pwede sa baba, opo. Oo. Pero preseptal, ibig sabihin, hindi pa siya kumakalat sa loob, mismo sa eyeball, oh, doon lang siya sa talukap. Kaya preseptal, before the septum, so parte yun ng eyelid. So pag yan, kaya po siya igamot ng antibiotic na diinom, tsaka may ipinapahid, no? Pero pag nag-spread po ito sa likod, kailangan na po magpa-admit para ipaswero na po yung mga gamot. So ano ang itsura nun? Ano muna cause nito? Ano itsura makikita nila? Ang dami ko nakita yung namamaga yung mata. Opo. Kung sore eyes lang siya, no, usually mapula lang yung mata, konting-konti lang maga ng talukap, no. Usually yan mga pag naalikabukan, no, so sometimes na hawa sa mga ibang tao na may sore eyes din. Mm-hmm. So pagka ganun, mas maigi na magpatingin sa doktor, no, para makita kung infection siya or kahit allergy siya, no, para malaman talaga natin kung ano yung sanhi at saka kung ano yung sakit. Kung viral or bacterial, pwede yung antibacterial eye drops? Pwede, opo. Pwede na yung mga generic? Pwede naman po, yung basta antibacterial. Like anong mga generic na? Usually, yung readily available, erythromycin, tobramycin, sa mata, eye drops or eye ointment, no. Pag hindi po sure, wag po magpatak ng steroid, no, or yung may nakalagay na dexamethasone, wag 'yon. Antibiotic lang, plain antibiotic, tobramycin, erythromycin, okay po 'yon. Tsaka so, tobramycin, erythromycin, drops or ointment. Ang nalilito ako, drops ba o ointment? Ang erythromycin, Doc Willie, ointment lang po siya. Pwede ilagay ointment sa mata? Yes, oo, eye ointment talaga so, siya. So lalabo 'yung sandali. Okay lang 'yan. Mga 1 or 2 seconds pagka nag-blink, no, nagpikit after open, okay na. Okay. 'Yung drops, tobramycin, may ointment at may drops po siya. So anong pipiliin namin? Mas maigi po pagka adult drops, pero drops, pagka baby ointment kasi iyak ng iyak, so nawawala yung effect ng drops, so ointment ang baby. At ilang beses pinapatak, ilang araw? Usually mga 3 to 4 times a day, isang linggo. Kahit viral or bacterial, dinadrops na rin ng antibacterial drop? Pagka viral, paano usually, mo malalaman kung viral o bacterial? Pagka viral, usually tubig-tubig lang yung luha. No? Wala siyang muta na greenish. No? Pagka greenish yung muta, bacterial na yan. Pagka viral, actually, pwede sa simula, hilamos lang, always mag-alcohol. Anong hilamos? Johnson's baby lotion? Di na? Hindi. Mineral water po mas maigi pag naghilamos. No? Mineral water? Para sure tayo malinis. Hindi tap water? Kasi pag tap water, hindi natin sure kung malinis tubig. Mineral water. Dito pa sa atin, sometimes yung poso pa, baka mamaya doon pa lalong magka-infeksyon. Okay, sige. No? So, mas maigi mineral water, lalo na pag na-feel mo, makati na siya, umahapdi yes na siya, hilamusin nyo po muna, and then always kayo mag-alcohol, no? Before nyo, anuhin yung mata, galawin yung mata, use tissue, tapon, hindi panyo, kasi pabalik-balik lang yung panyo. Ay, hindi rin pwede panyo, pabalik. Tsaka so, bawal na bawal magkusot. Oo, wag kuskus. Pero kung ano problema sa ganyang kinuskus? Kasi pag ni-rub nyo, lalo siyang lalala, no? Masascratch yung mata. Tapos lalong pwedeng papasok yung bacteria. So, anong gagawin kung makating-makati? Well, kung pwedeng kung ganyan, ano, tapos hindi maiwasan. Yung iba, pinapalagay namin ng salamin para maiwasan niya yung yung pagkuskus. Tapos talagang iwasan po niya, dampi-dampi lang ng tissue, tapon ka agad. Meron bang mga signs na dapat mag-ingat sila, baka nabubulag na? Like daming floaters, lumalabo, meron bang mga ganong warning na delikado? Oo, well, kung for example, no, parang hindi gumagaling,
mga 2 days na, 3 days na hindi gumagaling. Ano yung maga-maga lalong, dito? Yes, uh-huh. Yung maga, yung pula, no? Tapos lumalabo na yung paningin. Huwag na po mag-antay, no? Punta na po kaagad sa doktor, magpatingin na pag yung magan. Kasi baka kailangan mas malakas na gamot ang kailangan. Na, kailangan ng reseta na po ng doktor. Okay. Meron ba tayong mga emergency sa mata? Mga glaucoma? Meron ba tayong... Kung yung mata po masakit, no, masakit tapos lumabo, yun po ay mga signs ng glaucoma or lumabo, attack bigla. Ng glaucoma o biglang lalabo, masakit, talagang masakit, no, at mapula. Pag ganyan po, ER na po talaga tayo. Thank you. Thank you.